Magandang araw sa inyong lahat mga katropa. Sa ating video ngayon ay ating tatalakayin ang mga iba't ibang bagay na hindi may paliwanag ng kahit anong siyensya. Sa ating mundo ay sadyang may mga bagay na hindi natin basta-basta may papaliwanag. Ito ay nagbibigay ng mga tanong at kuryosidad sa ating kaisipan, mga kaibang lugar at pangyayari at maging mga tao. Kaya naman tara na! Alamin natin ang limang pinakamisteryosong bagay na di may paliwanag ng siyensya. Pero mga katropa, bago natin umpisahan ang video na ito, kung gusto nyo pa na makapanood ng mga interesadong video, pwede po kayong mag-subscribe sa aking channel na Umbuds TV at i-click ang notification bell upang updated kayo sa mga susunod ko pang video na i-upload. Nag-upload ako ng hanggang isa o dalawa na video kada isang linggo. Ang una nating tatalakayin ay tungkol sa isang puno na kakaiba at namumukod-tangi sa lahat. At bakit siya kakaiba sa lahat? Dahil ito ay isang 2-in-1 na puno mga katropa. Tamang narinig nyo, isang puno na may nakatanim pang isang puno sa ibabaw nito. At take note, magkaibang klase sila. Sa lugar ng Casorzo, Italy, meron isang mulberry tree at natubuan pa ito ng isang cherry tree. Para siyang hybrid na puno. Bihira mo lang talaga makita. Ang nakapagtaka pa dito, pareho silang nag-grow ng maganda at hindi nagkakakulangan sa nutrisyon yung isa sa kanila. Ayon sa mga scientists, ang ganitong pangyayari ay tinatawag na epiphytes, na kung saan ang isang halaman ay tumutubo sa isa pang halaman na hindi nagkukos ng kapinsalaan sa kanyang host. At yun nga mga katropa, ang puno na ito ay naging tourist spot na nga sa Italy dahil sa pagiging unique nito sa lahat ng puno. At nabalitaan ko din na naghigpit na sila ng security upang ma-preserve at mapanatili ang kagandahan ng punong ito. At naglagay na din sila ng mga harang upang hindi makalapit yung mga tao. Pangalawa, Frozen Girl. Winter noong taon ng December 2019-80 ay nagmamaneho si Jean Hilliard patungo sa bahay ng kanyang magulang sa Minnesota. Dahil sa tindi ng snow sa paligid, nabundol ang kanyang minamanehong sasakyan. Para makahingi ng tulong, naisip niyang maglakad papunta sa pinakamalapit na bahay ng kanyang kaibigan. Ngunit nung malapit na siya ay nawala na siya ng malay. Pagdating ng umaga, nakita siya ng kaibigan niya sa may layong 15 feet na lang mula sa kanyang bahay. Ang dalaga ay matigas na nung nasa ospital na sila. Ang mga doktor ay halos mawalan na ng pag-asa na buhay pa ito. Dahil maging ang karayom ng injection ay di tumatalab sa tigas ng balat. Kahit inakalang patay na siya, ay naisipan ng isang medical staff na painitin ang kanyang katawan. Doon ay unti-unti na nagkapulso ang dalaga hanggang sa ito ay tuluyan ng gumalaw matapos ang 2 at 3 oras. Hanggang ngayon ay nananatili itong misteryo, ang pangyayaring ito sa buhay ni Jean Hilliard. Ikatlo, Costa Rica's Fears. In 1930, sa bansang Costa Rica, natagpuan ng mga archaeologists ang daan-daang mga bilog na bato na halos perpekto ang spherical shape nito. Karamihan ay malalaki na aabot sa 10 feet ang diameter at yung iba naman ay kasing laki ng gulong at basketball. Sabi ng mga archaeologists, ang mga bolang bato ay 96% spherical shape. Di alam ng mga scientists kung paano ito naisagawa ng mga sinaunang tao. Dahil imposibleng makagawa ng halos perpektong bilog sa pag-ukit lamang. Ang mga scientists at mga taga Costa Rica ay nagtataka kung para saan nga ba ang mga bilog na bato na ito. Ayon sa mga urban legend ng mga Costa Rica, ang mga batong ito ay bala ng kanyon na ginamit ng God of Thunder upang itaboy ang Diyos ng Hangin. Ang iba naman ay nagsasabi na gamit ito ng mga sinaunang tao para sa mga ritual o mga seremonya. Taong 2004, ang mga archaeologists ay may nakita din mga ganitong bato sa bansang Bosnia. Kumuha sila ng mga sample na bato at lumabas sa kanilang pagsusuri ang mga pamaraan ng paggawa nito. Umpisa sa pagtutunaw ng mga bato na tulad ng isang lava at inilalagay sa molding bilog upang maging perpekto ang hugis nito.
lalo lang itong dumagdag sa kanilang palaisipan dahil ang ganitong technology ay makabago at kinakailangan ng mga kemikal. Kahit natuklasan nila kung paano ito ginagawa, ay wala silang sapat na dokumentasyon upang matukoy kung para saan nga ba ito. Ika-apat, Codex Gigas, ang tinatawag na Devil's Bible dahil sa malaking larawan ng Diablo sa isang pahina nito. Ito din ang pinakamalaking medieval manuscript sa buong mundo. Sinasabing gawa ito noong 13th century ng isang monghe or monk. Balot ng misteryo at kasaysayan ng Bibliang ito dahil ninakaw pa ito ng Swedish Army sa bansang Prague taong 1648 sa panahong kanilang digmaan na umabot ng 30 taon. Hindi din nila matukoy kung sino ang may gawa nito at kung saan ito nagmula. Sinasabi na ang libro ay gawa lamang ng isang tao sa loob ng iisang gabi. Pawang sulat kamay lamang ang ginamit. Iba't ibang testamento ang nakasulat dito. Maging ang ibang Old at New Testament sa Biblia, mga kalendaryo, medical works ay nakasulat din sa Biblia. Sinasabi ng mga eksperto na imposibleng magawa ito sa loob ng iisang gabi lamang dahil sa sukat nitong 36 inches ang taas at 20 inches ang lapad at 9 inches ang kapal nito. May 620 na pahina, tinatayang aabutin na 30 years ang taong magsusulat nito. Ayon sa urban legend, gawa ito ng isang monghe matapos nitong makipagkasundo sa demonyo. Ito pa ang mas lalong nakakapagtaka. Ang huling 10 pahina ng libro ay nawawala hanggang sa ngayon. Ay palaisipan pa din kung para saan ang librong ito at bakit ito ginawa. Ikalima at huli sa ating listahan, mga buto ng mga higante. Ang salitang higante ay hindi na bago para sa atin. Sa katunayan ay marami ng mga kwento na nakasulat sa libro patungkol sa mga higanteng ito. Sila ay kalimitang nilalarawan bilang mabangis, malakas at matalas ang pangamoy. Kumakain din ito ng mga tao. Kilala ang lugar na Wisconsin bilang isa sa lugar na may maraming ebidensya na may mga higante. Noong 1912 ay may nakita ng mga kalansay ng mga higante na kung saan ito ay umagaw ng atensyon sa buong mundo. Ang napakalaking dibdib nito na halos 78 inches at ang braso naman ay may 55 inches at ito ay may tangkad na 12 feet. Pero mas nakakabilib pa dito, ito ay may 6 na daliri. Tama, 6 na daliri. Alam naman natin na ang 6 na mga daliri ay napapaalala sa atin ng mga higanteng nabanggit sa Biblia. Sa katunayan, hindi lang yan ang mga ebidensya na nagpapatunay na totoo ang mga higante. Pero ang mas malaking tanong, tuluyan na nga bang nawala ang mga higante sa taon natin ngayon? So doon nagtatapos ang ating video mga katropa. Maraming salamat po mga katropa sa pagsubaybay sa aking YouTube channel. Pwede po kayong mag-comment below para sa mga suggestions nyo na pwede kong gawin na video sa mga susunod. Hanggang sa muli, God bless sa ating lahat.